Bakit? Roman Catholic. At pangalan ng Roma nakalagay. Hindi naman ako yung nagsasabing ako lang. Kapal ng mukha ng Darwin na to. The number 666, Kinsa siya, Pope of Vatican. Tumakatwid pagka mayroong magsasabing iba sa sinasabi sa atin ng pamahala, dapat ba nating paniwalaan? Hindi po. The titles of the Roman Catholic Church that add up to 666. Kaya kung ikaw ay kaanib at kasama sa sabahan niyan, magbalot-balot ka na. Delikado. Hindi ikaliligtas ang pananatili po sa loob ng simbahang Katoliko. Kaya sino ba sa atin ang hindi tapat, Bornok? Sige nga. All. Ito ang Fanbusters. Okay, ngayon, punta naman na po tayo sa ating topic. Ayan. Bago ang lahat, gusto ko munang i-play sa inyo, mga kapatid. Bago tayo pumunta sa ating formal na topic, gusto kong i-ano sa inyo, mga kapatid, i-play ko muna, mga kapatid, yung sinabi ni ano ni Yusuke, no, patungkol sa Mikrus. Ito, mali daw ang Katoliko. Kung totoo nga ba ang yung cross gaya ng Katoliko na vertical at horizontal line ang pinagpakuan ni Kristo? Ating pong tuklasin sa Biblia, no? Babasahin po natin ang aklat ng mga gawa 5 o 5:30. Ibinangon ng Diyos ng ating mga magulang si Jesus na siya ninyong pinatay na ibinitin sa isang punong kahoy. Si Jesus po pala ibinitin sa punong kahoy. Siya'y pinatay at ibinitin sa punong kahoy. Basahin po natin ang mga gawa 10:39. Ganito ang pagkasabi. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya na may kanilang pinatay, na siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. Kaya mali po ang practice o doktrina ng mga Katolikism na ang kanila pong practice na si Hesukristo daw ipinako sa cross na pa-vertical at horizontal. Ayan, mga kapatid, ano? Yan yung nilinaw natin video kahapon. Hindi po totoo na si Kristo ipinako lang sa poste. Hindi po yung totoo, mga kapatid, ano? Nangopya lang itong si Yusuf sa aral ng mga saksi ni Jehovah. Ayan. Kabarnok, magandang hapon po. Ayan, magandang hapon, kapatid na Gabriel. Naririnig ba ako dyan? Yes, naririnig po. Ayan. So, yan. Napanood niyo po yung video ni Mr. Yosuke na palpak vlogger ano, kahapon. Napakinggan natin kasi pahayag niya na si Kristo daw hindi daw ipinako sa cross na horizontal vertical. Ngayon, meron na naman siyang palusot, Brother Gabriel, kasi ginawa natin ito ng video, Brother Gabriel, nung nakaraan. Ano, in-expose natin yan. Ngayon, meron siyang palusot kasi sinagot niya yung ating video na yan. Pero siguro, Brother Gabriel, para malaman din ang ating mga kapatid, ipakita natin sa YouTube na lang, ano? Ipakita mo nga sa YouTube. Sa YouTube. Ipakita mo dyan yung Fuckbusters Stauros. Ah, okay. Sa YouTube. Okay. Ayan, YouTube. Puntahan natin. Ayan. Nako, mga kapatid. Ayan na naman ang aking internet na mabagal. Fuckbusters PH Stauros ba? Oh, yan yung title. At ayan, kung gusto niyo hanapin yung video, ayan oh, ayan. Stauros, ayan. Totoo bang hindi ipinako sa cross si Kristo ayon sa Biblia na parang ano yan? Na
sabi ni ano ni Yusuke the vlogger, kapatid ng Gabriel. So, yan yung video natin ngayon. O yan ha, sa mga hindi pa naka-subscribe, mag-subscribe na kayo sa ating channel. Ngayon, yes, kapatid ng Gabriel, ay sinagot niya ni Mr. Yusuke the vlogger yung video natin. Ito, pakinggan niyo yung sagot niya. Opo, ayan. Ito po yung sagot niya, mga kapatid. Ano? Sinasabi ni Mr. Yusuke the vlogger sa kanyang YouTube channel. Sabi daw niya, si Kristo daw hindi daw ipinako sa krus. Ibinitindang daw siya sa punong kahoy. Okay. Kita niyo yung kapalpakan na kanyang sinasabi. Sinabi ko daw na hindi pinako si Kristo sa krus. Wala akong sinasabi. Si Kristo hindi pinako sa krus. Ang sinabi ko, si Kristo hindi ipinako sa pa-vertical, horizontal na krus. Ang krus na pinagpakuan ni Kristo, biblically speaking, sa aklat ng mga gawa 5:30, ibinibitin sa punong kahoy. Ipagpatuloy natin ang kanyang video, no? So, pakinggan nyo ang kanyang sinasabi. Puro kapalpakan. Okay, sige. Sabi kasi niya, hindi raw sa cross na matay, kundi sa poste. Narinig nyo ang kanyang sinasabi? Sinabi ko daw na si Jesucristo hindi pinako sa cross, kundi sa poste. Ang sinasabi ko, si Jesucristo hindi ipinako pa vertical, horizontal na cross. Gaya ng practice ng Katoliko, vertical, horizontal ang pagpako sa kanilang Kristo. Kung sa Greek, yung cross, sa Greek word, stauros, is a Greek word. Yung palang stauros, kung sa English, for a stick, poste. Basahin natin ang aklat ni John 20:25. Sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako. Hindi yan nagpapahiwati na si Kristo na ang kanyang pinagpakuan ay horizontal vertical line. No? Biblically speaking, sa aklat mga gawa 5:30, ibinitin sa punong kahoy. Doon pinatay si Kristo. So kung sa Greek na salita, stauros. Sa English, ayan. For a stick, poste. Ayan. O, oh, diba? Oh, ngayon, sabi niya, kasi sabi niya kanina, Brother Gabriel, mali daw tayo kasi nga yung cross daw na ibig niyang sabihin daw yung horizontal vertical na cross. Oh, di ba? Grabe yung palusot niya. Pagkatapos sabi niya, Brother Gabriel, hindi daw mapapatunayan yung ano ba yung talata 20:25 ba 'yon ng Juan, kapatid na Gabriel? Ay, yung kanina binabanggit niya kanina. Oo. Kasi ginamit natin 'yan kahapon. Kasi nga kung naalala mo, di ba, yung cross na pinakita yung ano yung kanyang picture ano na si Kristo ay parang naka kung si ano pa kung si Brother Dwayne pa parang si April Boy Rehino daw. Naka April Boy Rehino daw yung pagpako daw sa poste. Oh, eh syempre yung ginamit na pako isa lang yun, kapatid na Gabriel, di ba? Opo. Ayan. So sabi so ayan oh, pakita natin sa screen. Yan yung oh, yan oh. So, yung ano, kapatid na Gabriel, isang ano lang yon, isang, ayan, isang cross, isang pako lang. Pako, no? Ano, isang pako yung ginamit. So, ngayon, napatunayan natin dito sa 20:25 ng Juan. Pakibasa nga ulit, Brother Gabriel, sa, ano, Tagalog. Okay, opo, ayan, basahin natin sa Tagalog po, ano, yung 20:25 ng Juan. Teka, sinig akin. Bente, bencinko, ganito po ang nakasulat. Yan, sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon.
Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. Ayan, so meron diyang mga pako. So ibig sabihin, mapapatunayan ng talatang yan na hindi talaga poste yung ginamit kagaya ng ginagawa ni Misteryoso kaya the Vlogger. Mm-hmm. Na sinunod lang niya sa ano sa mga taga-saksi ni Jehova. Oh. Oh, yan. Oh, ngayon yung palusot niya ay hindi naman yan makakapatunay na horizontal vertical. Ay nako, manluloko talaga si Yuso King, daming palusot ano kapatid ng Gabriel. Ngayon Brother Gabriel, meron pa siyang paya kasi kanina sabi niya hindi daw yun horizontal vertical. Yung ibig niya sabihin na cross. Oh, sige, pakinggan niyo ha kung ano yung ibig sabihin, pakinggan natin. Idederecho ko lang yung video, cover, no? Ah, sige. Medyo rewind ng konti. Rewind ng konti, ayan. Ayan, sige. Sa punong kahoy, doon pinatay si Kristo. So, kung sa Greek na salita, Stauros. Sa English, for a stick, poste. Yun ang sabi ng salitang Griego. Kung sa reference naman ng Biblia, ibinitin sa punong kahoy, yun ang cross biblically speaking. Hindi po ipinako si Kristo horizontal line and vertical line na cross. Ayan po, cover, no? Ayan. So, yan yung sabi niya, Brother Gabriel. So, kanina, sabi niya, tinutulan niya tayo na ano na hindi daw sa poste. Kasi sabi natin, dapat sa horizontal vertical na cross. Eh sabi niya yung cross daw yung cross daw na tinutukoy niya yung ano yung poste daw. Oo. Eh tinutulan nga natin eh. Diba? Tinutulan natin, oh, yes, diba? So ngayon meron siyang kontrahan diyan. Pakinggan niyo yung kontrahan, mga kababayan. Aba, kontrahan, sige, let's see. Tingnan natin kung ano yung kontrahan na yun. Narinig niyo ang kanyang sinasabi. Sinabi ko daw na si Jesucristo hindi pinako sa cross kundi sa poste. Ang sinasabi ko, si Jesucristo hindi pinako pa vertical horizontal na cross. A few moments later. Biblically speaking, sa Aklat Mga Gawa 5:30, ibinitin sa punong kahoy. Doon pinatay si Kristo. So, kung sa Greek na salita, Stauros. Sa English, for a stick, poste. For a stick, poste. For a stick, poste. Ayan, coward. Diba? So, kontrahan talaga. Ano masasabi mo sa kanyang mga pahayag, Brother Gabriel? Edi, palpak yung Greek niya. Palpak yan sa Greek. Palpak na pagkaunawa, palpak papaliwanan. Kaya gamit-gamit ng Greek, palpak naman pala. Oh, di ba? Eh silo 'yun eh, yung nasa gawa 5:30, Brother Gabriel. Oh, hindi naman 'yan si Dauros eh. Oh, di ba? Siya lang talaga itong kamangmangan ni kapatid na Gabriel. Naawa talaga ako dito, no? Oh, kaya talagang wala na, ano? So hanggang ngayon, wala pa rin yang sagot kapatid na Gabriel. Ayun, solo ibig sabihin wood. Oh, di ba? Kaya iyasa sa sarili nilang MCGI app. Oo, kaya kawawa itong si Yusuf kay kapatid na Gabriel. Ngayon, sasabihin niya, yung cross daw, hindi daw yung cross, yung poste daw, cross daw yun kapatid na Gabriel. Ah, kasi doon pala. Oo, yan ang lalabas eh. Para sa kanya, yung cross poste daw. Tignan nga natin kung tama. Pasahin natin yung referensya natin galing sa diksyonaryo, kapatid na Gabriel. Opo, basahin po natin yung referensya natin. Yung bang ano na yon, cross na yon, poste lang. Ito po. Ayan, cross. Ayan, oh. Oh. Crois, Greece, cruz, Greeks, now croix. Ayan. From Latin, cruz, crucis, a cross. Ayan, oh. A gibbet consisting two pieces of timber placed transversely upon one another in various forms, AT, or yung cross na yung
ano, with a horizontal piece below, upper, ayan, no? Meron din na X. It was anciently used in the execution of criminals. Ayan, Brother Gabriel. Yes, Governor. Oh, sa number one na yan ba ay, ano, yan ba ay purely vertical? Hindi po, hindi, wala diyang vertical yan. Ayan, oh, no? Diba? Talinaw po niya. Oh, yeah. Kasi yan yung sinasabi ni Yusuke, eh, kapatid na Gabriel. Oh. Yan daw yung cross niya. Oh. Eh, anong tawag dyan? Parang ding si SLTV. No. Pakinggan nyo si SLTV. Pakinggan nyo yung tawag dyan. Ha? May tawag dyan. Eh. Si SLTV yung magsasabi. Si SLTV. Pakinggan natin, mga kababayan. Opo, pakinggan natin. Ito po, ha. Yan, mga kapatid, na disclaimer lang po. Siya may sabi nun. Hindi tayo, mga kapatid. Siya po may sabi. I'm sorry, mga kaibigan, pero nagsasabi lang po ako ng katotohanan. Ako po ay isang mangmang na tao. Halatang inosente at wala talagang alam, ano? Sige, sige. Kaya hindi mo na dapat sabihin yan, Kabornok. Ha? Ako na mismo magsasabi, mangmang ako. Ayun, Kabornok. Ayan, so pareha silang dalawa. Ano? Mga walang alam. O yan ang sinabi ko, ha? Yung walang alam. O, pero iginigiit niya na mangmang daw siya. Eh, wala na tayong problema doon. Problema na ngayon, kapatid na Gabriel. Opo, so, ayan. So, parang kawawa itong si Yosuke the Black. Opo, ayan. Okay. Sige, ayan. Comment ka na. Ano ba masasabi mo? Opo, ayan. Nakita, ito, cover na ko, no? Ma-emphasize ko lang itong sa may isa, yung mga crosses. Tignan yung mga kapatid, o, ayan, o. Hindi lahat ng cross na yan, mga kapatid, eh, sa Catholic, ha? Merong, if I'm not mistaken, yung it's either yung number 2 or 3. Sa Orthodox yata na cross yan, Kabornok, ano? Baka, if I'm not mistaken, oh, hindi yan lahat sa Catholic. Baka sabihin, eh, pag sinabing cross, eh, Catholic ka agad. Hindi po, mga kapatid. Ayan, oh. Oh. At, ganyan na nga, mga kapatid. Yung si Yusuke, ano yan? Hindi, nagsasalita yan talaga na hindi niya nalalaman, ano? At yung kanyang pinagsasasabi, kontra yon sa aral ni Ginoong Soriano. Dahil tayo, may maipapakita tayo, mga kapatid. Ayan o. Sa Greek yan, transliteration. Transliteration. Epi, ano to? Sulo. Hindi po yan, ano? Hindi po ang nakalagay dyan, eh, Stauros. Hindi po Stauros yung nakalagay dyan. Kahit sa may pinaka... Ewan, Brother Gabriel. Yes, Kaburno. Ewan ko nga kung saan niya kinuha yung Stauros, baka sa kanyang ano lang yan, imagination na Bible. Tandaan mo, 'di ba, Brother Gabriel, meron siyang kakaibang Biblia. Ay, oo nga pala. Ayan, oh. Sa payan. Oh, yan, ha. Oh, 'di ba? Oh, pakinggan natin yung kakaiba niyang Biblia kung kailan daw na i-compile yung kanyang Biblia. Pakinggan natin, mga kapatid. Opo, ayan, oh. Sige, panoorin natin, ha, kailan na i-compile yung Biblia ni Yusuke, mga kapatid. Oh. Hindi pa tao si Jerome na compile na ang Biblia. Sa panahon pa lang ni Pablo, na compile na ang Biblia sa taon ng 64 o 65 AD pa lang, compile na ang Biblia. Yan, oh. Yan, cover no, ano? Sa taon daw na 64 to 65 AD, compiled the Bible. Oh, eh, kung ganun din naman, eh, yung Stauros pa lang, nandun sa Gawa 5:30. Oo, oh, ayun naman ngayon. Ayan, yung punong kahoy, eh, poste daw yan. Oh, poste, hindi naman, mga kapatid. Iba naman yun. So ayan ah, mga kapatid, ano, malinaw nilinaw natin yan, mga kapatid. Na hindi... Brother Gabriel. Yes, Kabornok. Oh, sandali lang. Eh di ba, yung kanyang Biblia na i-compile 64 to 65 AD. Ako. Pero tandaan natin na yung Apocalypse, di ba, 96 AD 'yon, ano? Na i-compile. Yes, opo. Ayan, tapos okay. yung unang Juan hanggang ikatlong Juan ay 98 AD. So, So ibig sabihin, yung Biblia ni Yusuke, wala nung Apokalipsis, yes. Unang Juan, ikalawang Juan, ikatlong Juan, at saka yung salitang Stauros nandoon sa Gawa 5:30. Yan. Kaya yan ang palatandaan natin, ha, sa mga Katolikong nanonood para di kayo mautu ni Yusuke. Tatandaan nyo lang itong apat na book sa Biblia. Yung unang Juan, ikalawa, ikatlo, at Revelation.
dapat mga kapatid, huwag niyong paniniwalaan si Yusuf ay pag pumasa siya ng alinmang talata na nakapaloob sa apat na ano na yan, sa apat na Biblia na yan. At yung huwag niyo din paniniwalaan yung gawa 5:30 ni Yusuf eh, kasi ang nakalagay pala doon, yung business sulo, eh, is Taurus pala. Mali yun, ha, kapatid. Ano? Ayan. Ayan, ayan na, Brother Gabriel. Opo. Oh, so, huling-huli yung kasinungalingan ni Yusuf eh, the Blacker, mga kapatid. Magandang hapon, Brother Gab at Kapurno. Ayan. Kung punong kahoy, so, ibig sabihin, di yun, Cruz. Hindi naman po. Ano lang po yun, Sister Mildred, sa may translation. Kaya nga mainam, meron tayong kaalaman sa Greek. No? Pag hindi na, wala po kasi perfect translation. No? Kaya ang nangyayari, yan ang problema nga natin, ano, Sister Mildred. Eh. Wala kasi tayo. Brother Gabriel. Yes, Kaburno. Ay, pakita natin yung gawa 5:30 ba yun? Opo. Ayun. Yung, pakita natin uli. Opo, ito po. 5:30. Ayan. Ayan. So, baka yan yung ibig niyang sabihin. Meron kasing ibinitin sa isang punong kahoy. Uh-oh. Eh, kapatid na Mildred, tandaan natin na yung punong kahoy na yan sa Grego ay, ano nga? Sulo? Sulo. Ayan, sulo. So, paano natin i-interpret yan? Kagaya ng nasabi ko kahapon, kapatid na Mildred, ipakita natin yung nasa Strong's Concordance, kapatid na Gabriel. Opo, yung sa Strong Concordance, ganito po yung nakalagay dito, kapatid na Mildred. Ayan. Ayan, so, anong nakasulat? Ayan, usage. Ayan, no? The trunk of a tree used to support the crossbar of a cross in crucifixion. In anything made up of wood, a piece of wood, a club, a staff. So, ibig sabihin, yung wood dito sa nasulon na sa Tagalog, iti-translate na punong kahoy. Ibig sabihin po nito, ito po'y yari sa kahoy. Ganun ang pinapalitaw ng talata. Apo. So, yung cross ni Kristo, yari sa kahoy, hindi sa steel, hindi sa bakal, hindi sa gulong, ano, o sa anumang, ano, o sa rubber, hindi ganun yun. Yung pinapalitaw ng talata, ibinitin sa punong kahoy. Ibig sabihin, ibinitin doon sa material na nangyari sa punong kahoy, kapatid na Gabriel. Yan ang lumalabas. Ayan. So, yun yung cross na ibig sabihin. Pero kung sa ibang salin yan, kagaya ng nasa pakibasa nga yung sa New International Version, kung paano niya naisalin itong talatang ito? Opo, sa New International Version, 3 yung nakalagay po. 3. Ayan, 3, ano? Mm-hmm. O doon naman sa ano, pakita natin yung sa isang salin, ayan, sa Darby. Opo, ayan. Hang on a cross. Yeah. Ayan, hang on a cross. Ayan. So, yan ang ibig nating sabihin, kapatid na Gabriel, ano? Na, kagayang nasa, try nga natin yung New Living Translation, kapatid na Gabriel. Okay, tignan po natin sa New Living Translation. Ayan, crucified. Ayan, by crucifying him. So, hindi nilagay. Pero kung crucify, di ba, automatic cross talaga yon. Opo. So, yun ang ibig natin. So, yan ang ibig natin sabihin, kapatid na Gabriel. So, may mga salin na cross naman nakalagay. Kagaya ng sa Darby sa translation. Ayan. Kung sa good news, try nga natin, kapatid na Gabriel. Sa may good news po, ganito. Cross po. Ayan. So, yan yung mga salin, ano? May cross naman talaga. So, yung iba, punong kahoy, yung iba, cross, kapatid na Gabriel. Ayan. So, yan yung sagot natin sa sinabi ni Mildred. Ganun po yung dapat na unawa doon sa talata. Ayan. So, kaya po, kapatid na Mildred, yan, sinabi ko nga po sa inyo, mas mainam na titingin pa rin po tayo sa ano, sa taong doon, sa mga yung mga concordance po ba, babalik tayo sa original ano, ng Greek, then titingin tayo ng ibang translation. Hindi tayo dapat naka-fix lang masyado sa isang translation or hindi natin pwede i-take out yung isang talata eh literally kagad, ano? Dahil kung halimbawa, ganun-ganun tayo, edi ibig sabihin, kasi may nakita din ako, Kaburnok, no? To be fair naman dito kay Yusuf and the Palpak Vlogger, sa ating sambayan ng Pilipino, nakalagay kasi ibinitin sa poste. Oh. Ano yan, ha? Catholic yan, mga kapatid. O Catholic translation ng sambayan ng Pilipino. Yan po mga kapatid, ang sambayan ng Pilipino ay merong imprimatur tsaka
nihil obstat. So ibig sabihin, walang maling aral. But, mga kapatid, magkakaroon ng mali yan kapag ano, ininterpret ng mali. No, pag mali ang interpretation o walang hermeneutics. Kasi si Yusuke, wala yan hermeneutics, hindi yan naniniwala sa hermeneutics. Kaya kapag tinik niya to, ayan, ika, post, tinakalagay, di naman pala post. Sabi sa mi Biblia Katoliko. Eh kapag gano'n yung ginawa niya, eh ignorante nga talaga siya. No? Kahit huwag niyang aminin, ignorante talaga siya sa pananampalatayang Katoliko. Dahil napatunayan na nga natin, sa Greek pa lang, no? yung sulong, eh isang wood, ano, yung cross na made of wood, isang piece of wood, di ba? Piece of wood. O, de, kung ito man sa sambayan ng Pilipino, kahit poste man yung nakalagay dyan, wood pa rin yun. At hindi ibig sabihin poste lang, poste nga talaga na ano kagad yun. Ano? Hindi siya natin, hindi natin to dapat i-take na, ano, tawag doon, i-take as literal. Ano? At yung Biblia na yan, na kung yan man ang gamitin ni Yusuke, meron niyang commentary sa baba, kaya di siya makakaligtas, di niya pwedeng kuhanin yan. Di ba? O, sige. Ano na tayo siguro. Ayan na po. Yan po muna yung ating episode ngayon. Brother Gabriel.